Pagtatayo ng embroidery center para sa Piña Cloth, isinusulong. SP member ni Ron, nagbigay ng paalala sa publiko ngayong tag-ulan. Barangay Pawas sa Bayan ng Navas, nakatanggap ng 100 solar streetlights mula sa Petrowind. Mga libreng serbisyo, patuloy na inihahatid ng Baga Municipal Agriculture sa mga barangay. Sa unang bayan ng Kalibo, inirekomenda na sa ilalim sa orientation ang mga farmer at vendor tungkol sa Pag-ibig Fund. Pagpapabuti at pagpromote ng abaka industry sa Aklan, ipinagpapatuloy. Provincial government ng Aklan, nakipagpulong sa potential investors mula sa Taiwan. Lokal na gobyerno ng Kalibo, nagsigawa ng blood donation program. Libakaw Development Cooperative, nagsigawa ng one-day policy refinement activity. Kick-off ng Fisher Fox Day Celebration, isinagawa sa Bayan ng Batan. Ikatlong Provincial Board Meeting, isinagawa. Ang probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw May 31, 2024. Isinusulong sa ngayon ang pagtatayo ng Embroidery Center para sa Piña Cloth. Ito ay upang patuloy na maipamana sa mga susunod na henerasyon. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Ngayong opisyal nang naitala ang Aklan Piña Handloom Weaving sa UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity, hindi naman natin maikakaila na ang biyasa sa paghahabi ng piña fiber ay nagkakaedad na. Sa kabila nito, tila iilan lamang nakabataan ang interesado na pag-aralan ito. Ayon kay Ms. Rhea Rose Miren, isa ito sa hamon ng local government unit ng Kalibo upang ang produksyon ng ipinagmamalaking Piña Cloth ay patuloy na maipamana sa mga susunod na henerasyon. Dahil dito, kasama sa safeguarding plan ng LGU ay ang pagtatayo ng embroidery center sa bayan ng Kalibo. Ang nasabing center ay para sa finished product ng Piña Cloth upang hindi na ito dalhin sa iba pang probinsya para mapa-embroider. Also, doon nga pag establish it embroidery center sa Kalibo ay makahelp man na makapalower in cost to. Doon yun, gather sa milog sa mga mahay na tela at may embroidery. So, do makaroon nabing sitwasyon, ay iaimaw itahion do tela, tapos dawin pa sa ibang probinsya para i-embroider, tapos ibalik ko man iya, at saka imaw i-market. So, syempre, may cost yagi sa pag-transport it aton nga cloth ito para sa embroider. So, kung iya ko mismo do, embroidery center, ay at least lesser cost yun imaw. Dahil dito mababawasan ang gastos para sa transportasyon ng nasabing produkto. So pero hindi natin ma-expect nga magnabagit at abi man ano masyado ro presyo piña cloth kasi syempre that's piña. So hindi ta natin ma-sacrifice doon ang quality. Pero pwede natin maka-innovate kita na magkaroon ng kita mga products na at isang kiri ang atay na lumagamit. Pero produkto yung mauna, gahaylight it. Batay sa Habo Piña Council, target na magkaroon ng nasabing center sa susunod na taon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Matapos na magdeklara ng rainy season ang PAGASA, nagbigay naman ng paalala sa publiko si Aklan Sangguniang Panlalawigan Member, Honorable Nemesio Niron. Ngayong nagdeklara ng rainy season ng PAGASA, nagbigay naman ng mensahe si Sangguniang Panlalawigan Member, Honorable Nemesio Niron, sa publiko. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News Team kay Sangguniang Panlalawigan Member, Honorable Nemesio Niron, Chairman ng Committee on Disaster Preparedness and Peace and Order at Chairman ng Committee on Agriculture and Aquatic Resources, ayon kay Honorable Niron na patuloy na magdasal ngayong tag-ulan. I hope nga sa La Niña man nga rahay, mga muyo ang kita nga, pero ipikto man ba, hindi man ba magpanubra rong doyon nga ro ugan, ro tubig ba nga hindi man baga makaipiktog masyado sa pagpangabuhi naton sa atong probinsya ng Aklan, gabi-abigid sa mga farmers, no?
dahil nga ni nga kasayod ka man nga ro ato nga rang probinsyang Akyan ay ginasaligan man naton ro agrikultura. Dagdag pa ni Honorable Neron, ng gobyerno probinsyal na Aklan ay patuloy na nagsasagawa ng distribution ng farm implements bilang paghahanda sa tag-ulan. Rong distribution at mga farm implements iya sa atong probinsyang Akyan ay pambanatun nga kan si continuing activities ay. Sige, das permero pag doyon nga pag distribute at mga farm implements ro yun doon ay in anticipation baga ag in preparation for rainy days or wet season. Kaugnay nito, ayon pa kay Provincial Board Member ni Ron, na hinihikayat nila ang lahat na mamagsasaka na sumailalim sa seminar na kung ano ang mga dapat na gawin ngayong tag-ulan. Bilang committee chairman, no, Agriculture and Aquatic Resources of our 19 sa Gunayang Panlawigan, ay amon doon sana nga ginaawhagid per me. Nga kumbaga ay tutukan gid bara atong pagpanguma aga sa aton makarong probinsya gina-encourage ginamon sandaron nga kumbaga ay as much as possible ay undergo sanda at training seminar sa atong demonstration farm. Samantala, nang paalala si Honorable Nemesio Neron sa publiko na magtulungan at maganda ngayong tag-ulan. Because we are talking about La Niña, ay gina-anticipar man natin karon nung kalamidad, rung bagyo, rung baha, no? We can never fight the force of nature, no? Pero kung kita tanan nga mga pumuyong Akyanon, ay nagahiliog yun, nagaunungan, nagabuligan, ay mapahagan-haga natin rung negatibo nga epekto at kalamidad sa atong komunidad. Aga, i-prepare yan kita. Pinapaalalahanan ang publiko na mag-ingat at maging alerto, lalo na sa mga kalamidad na darating ngayong tag-ulan. Mula dito sa Bayan ng Kalibo, ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. 100 solar street lights ang natanggap ng barangay Pawa sa Bayan ng Nabas mula sa Petro Wind. Kaugnay nito, nagpasalamat naman ang barangay council. Madadala sa balitang yan, si Randy Nakuspag. Malaki ang pasasalamat ng barangay council ng barangay Pawa sa Bayan ng Nabas matapos mabigyan sila ng 100 solar street lights mula sa Petro Wind Inc. Formal itong ibinigay nitong May 29, 2024 na ginanap sa kanilang covered court sa pangunguna ni Vice Mayor James Solanoy kasama ang Nabas Sangguniang Bayan members at ang punong barangay na si Vicky Baliguat. Thank you so much gid na sa Petro Wind sa pagdonar sa amon udya nagatao gid it. Grabe nga kahayag ang 100 units nanda. Bukod pa sa muya nga donation nanda abo pa gid ang andang development udya nga nahimo like sa amon nga church. Sa after karait installation nanda may road cementing sanda iya sa barangay namon nga gina donar paged. Ayon kay Jason Abaniel, Petro Wind Project Manager, malaki ang maitutulong ng solar street lights sa naturang barangay para mas maliwanag ang mga kalsada tuwing gabi at mas ligtas ang komunidad ng barangay Pawa. Yung mga solar street lights na yan, makakatulong, malaking maitutulong yan sa mga residente ng barangay Pawa, lalo na sa pagpailaw nung sa community, no? Pagdating ng gabi. So maliwanag na yung mga kalsada nila papunta sa barangay. So safe na rin lalo na yung mga ating kabataan na maglalakad. Sa panayam kay Vice Mayor Solanoy, marami ng programa ang Petro Wind na binibigay sa Bayan ng Nabas, lalo na sa Barangay Pawa na makakatulong sa lahat ng mga Nabas noon. Sa patuloy na pag-unlad, ay siguradong umanong dadayuhin ang lugar na ito. Kami makauniya sa Barangay Pawa, no? Nagbaton, kuraya nga rin 100 unit nga solar street light. Nga kung sa siyeng gintao ito aton nga investor iya sa Petro Wind, no? Gapasigamat din kami. May ito pag-insandara nga gintao kamon sa Nabas nga medical mobile medical clinic, no? Mobile clinic. Po pag-insanda nga gina-offer para iya sa kamagayran at atong barangay Pawa. Agon sa siin pag-obrahonda nga sentro at turismo
ya sa atong banwang Nabas. Una kita nga tourism site sa Dagom, tourism office sa Dagom, na kung sa siin gindunar man at Petrowendro, andang nga parsilat yugta, agpati nagbulig man sa dat pagpaubra kara. Ag may andang plano kara by next 5 years, no, ag 10 years nga, may short term, ag may long term, nga kung sa siin, ubrahon ng dat manami, raton barangay pawa, una, kabo, may andang mga proposal nga rutanan nga landscaping. Kay aron nanda rutanan nga dagan simentohon nanda tawag butangan nat nami nga landscaping tama gid nga pagadayuhon it aton nya mga bisita iya sa bilog nga tourist destination ya sa atong banwang Nabas ag sentro gid dayang barangay Pawa nga kun sa sinro aton economic growth ya maganami dahil nga ni Saraya nga ra nga ginaubra it Petrowin katon. Una man mato negosyo ra anda may wind farm but rubaylo man karakaton hay ikamayad man it aton barangay it aton yung mga pamuhuyo ag kabilugan it banwang Nabas. Nagpapasalamat naman ang Petrowind sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan at ng barangay Pawa sa kanilang mga programa. Patuloy umano ang kanilang mga programa na makakatulong sa kanilang host community. Ang Petrowind ay nagpapasalamat sa LGU Nabas. Gaya nga ng sinabi ni Vice Mayor Solanoy kanina na ang LGU Nabas ay napaka-supportive since day one and we are grateful sa LGU Nabas for that. Ang aming bandato actually ay ang pag-generate ng clean, safe and renewable power. Pero along with that ay hindi namin kinakalimutan ang aming host community na kung kami ay uunlad, ang aming host community ay uunlad din in the form of yung aming mga CSR or corporate social responsibility na mga projects na binibigay namin sa aming host community, particularly si Pawa, Barangay Pawa, in coordination with Kapitan Vicky Baligwat kasi siya yung ang present na barangay captain ngayon. As mentioned by Vice Mayor Solanoy, yung aming approach for development ng Barangay Pawa is divided into short-term and long-term. So, mahabang partnership ito yung mangyayari. Nang sa ganun ay may showcase ng LGU Nabas na yung Pawa ay ganito na with the help of Petrogreen. Nagpapasalamat kami sa tulong na binibigay ng LGU Nabas, particularly yung taga Barangay Pawa na rin kasi siya yung aming partner para sa aming CSR project and yung Petrowind ay buo na magsusuporta sa aming mga host community for as long as andito kami sa bayan ng Nabas. Maraming salamat. Kabilang na sa kanilang programa ay ang pagsemento ng kalsada at marami pa. Marami pa tayong mga naka-line up na mga CSR program. So, hindi lang yung solar lights na yan. Meron pa tayong programa for the improvement ng barangay roads in the coming years. So, meron tayong mga long-term na CSR program which we will implement in the coming years. So, we are hoping na in the coming years, kasama pa rin namin yung mga taga-barangay Pawa and the local government units doon sa pag-implement ng mga CSR programs namin sa Petrowind. Taos puso namang nagpapaabot ng pasasalamat ang mga taga-barangay Pawa sa tulong na solar streetlights para sa kanilang barangay. Halinggit sa tagipusoon at mga taga-barangay Pawa nga antop nga paghigugma at Petrowind iya sa amon sa pagtao at mga projects pagid. So, haran, ginapananaw ko gid after 5 years kami ma-stand out gid siguro sa bilog nga Nabas kung mapadayon ginanda ang andang pagpalangga sa amon. So, thank you so much again, Petrowind, sa inyo nga bulig, sir, at kay Vice Mayor, nga Udya Permiga, suporta sa amon, kaibahan ta ng mga SB members. Balita mula sa bayan ng Nabas, Randy Nacospag, Kalibo Cable News. Po
Patuloy na nag-aatid na malibreng serbisyo ang Bangka Municipal Agriculture sa mga barangay sa pamamagitan ng programang Agriculture sa Baryo. Madidal sa balitang yan, si Jenna Rosales. Patuloy na inihahatid ng mga kawani ng Bangka Municipal Agriculturist ang iba't ibang libreng serbisyo sa mga kabarangayan. Ito ay sa pamamagitan ng programang Agriculture sa Baryo ng Local Government Unit ng Bangka sa pamumuno ni Mayor Noel Didson. Through Agriculture sa Baryo ay bali services offered da Municipal Agriculture Office no sa aton yung mga mangunguma para imbis nga ro ato niya mga farmers ro mag atuya sa banwa ay ro opisina ta agrikultura ay nag initiate niya layuhon to serbisyo sa ato niya mga mga mangunguma sa kabarangayan no sa ato niya mga livestock raisers, rice farmers, high valued farmers corn sa ato niya inland fisher folks no. Ayon kay Mr. Elmar Makahilig Ibardolaza Estanislao, Municipal Agricultural Officer, maraming serbisyong ipinagkakaloob ang kanilang opisina para sa mga magsasaka. Pero ato niya mga services karon ay nagkakasari-sari baga sa livestock abimana ay ato niya artificial insemination, una karon nakasuto deworming, vitamin supplementation, doon niya artificial insemination, no? Tapos may aton karon niya natawag nga vaccination o anti-rabies vaccination baga sa aton yung mga ayam at kuring, no? May amon pagid niya mga services sa about sa rice, ay amon niya mga rice and corn abimana, ay may amon niya mga PCIC insurance. Mga nasa 12 barangay na ang napuntahan ng ahensya pagdating sa free anti-rabies mass vaccination kung saan kasalukuyan pa itong ipinagpapatuloy. Dagdag pa ni Mr. Estanislao, mahalaga na magkaroon ng parehong programa ang mga lugar dahil isa ito sa makatutulong sa mga residente upang maiabot ang libreng serbisyo na ipinagkakaloob ng munisipyo. At higit sa lahat, malaking tulong din ito sa mga nasa malalayong barangay. Yung mga tao sa barangay na hindi nila kaya na pumunta ng munisipyo o ng bayan eh yung serbisyo namin sa agriculture kami na ang pumupunta sa kanila. Sana makaber namin lahat yung barangay para yung mga tao masatisfy namin yung mga needs nila. Samantala, siniguro naman ni Mr. Estanislao na patuloy sa paghatid ng tulong ang Agriculture sa Baryo Program dahil ito ang prioridad ni Mayor Noel Redison na maghatid ng serbisyo sa mga residente. Patuloy naman yung support ng ating butihing mayor na si Mayor Noel Boy Redison na priority niya yung agriculture at siya rin yung nag-isip o nag-inspire sa amin na gawin itong agriculture sa Baryo. Imbis na silang magpunta sa bayan, kami na yung sabi niya, kayo na yung pumunta sa barangay para hindi na mahirapan yung mga kababayan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Inirekomenda sa ngayon ng Sagrang Bayan ng Kalibo na isailalim sa orientation ang mga magsasaka at vendor tungkol sa Pag-ibig Fund. Inirekomenda sa ngayon ng Sagrang Bayan ng Kalibo na isilalim sa orientation ang mga farmer at vendors tungkol sa Pag-ibig Fund. Ito ay upang magkaroon ng Pag-ibig Fund benefits ang mga nagtitinda at mga magsasaka sa Bayan ng Kalibo. Kaugnay nito, nagbasa ng resolusyon si Kalibo SB member Ronald Marte na hinihiling sa Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund Kalibo Branch sa pamumuno ni Ms. Maribel Tolentino na magsagawa ng orientation sa farmers at vendors tungkol sa Pag-ibig Fund. Ang Home Development Mutual Fund o labi ng Pag-ibig Fund ay isang government-owned sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development of the Philippines na responsable para sa National Savings Program at abot-kayang shelter financing. Samantala, layunin ng Pag-ibig Fund na makatulong na maiangat ang kalidad ng buhay ng mga kasapi nito sa pamamagitan ng pamamahala sa pondong ipinagkatiwala sa institusyon. Arechi Briones, Kalibo Cable News. Proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy.
nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepisyo ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis at mas sustainable na enerhiya. Maging bukas sana tayo sa pag-unlad. Sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapang, ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Ipinagpapatuloy ang pagpapabuti at pagpopromote ng abaca industry sa probinsya ng Aklan. Ito ay dahil ang probinsya ang top 5 producer sa bansa. Madidala sa balitang yan, si Delano Salas. Ipinagpapatuloy ang pagpapabuti at pagpromote ng abaca industry sa probinsya ng Aklan. Ito ay dahil ang lalawigan ang top 5 producer sa buong nasyon. Nagsagawa ng pagpupulong ang gobyerno probinsyal ng Aklan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol sa Sustainable Plan of the Aklan Piña Handloom Weaving na idineklara ng UNESCO sa lalawigan bilang intangible heritage. Maliban dito, tinilakay din at pinlano ang proposed creation ng PhilFIDA Regional Office and Region 6 na itatayo sa probinsya ng Aklan. Provincial Roadmap of the Natural Fiber Industry of Aklan, the solution to support the passage of the Senate Bill 2583 at marami pang iba. Samantala, nagkaroon din ng election para sa bagong officers ng Natural Fiber Industry Development Council. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. Nagkaroon ng pagpupulong ang provincial government ng Aklan sa potential investors mula sa bansang Taiwan. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagkaroon ng pagpupulong ang provincial government ng Aklan sa pamumuno ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa mga potential investors mula sa bansang Taiwan. Tinalakay sa nasabing meeting ang ukol sa investment opportunities sa probinsya ng Aklan. Mainit silang sinalubong ng mga empleyado ng gobyerno probinsyal kasama si Provincial Administrator Attorney Selwin Ebareta. Matapos ang nasabing meeting, nagkaroon din
ng pagpupulong sa Aklan State University sa pangungunan ni Dr. Ana May Relingo, OIC ng Office of the President, para sa kanilang proposed internship scholarship program para sa mga estudyante ng College of Nursing. Samantala, tumungo rin ang mga delegado sa Northwestern Visayan Colleges para pag-usapan naman ang internship program sa Hospitality Management at Tourism. Patuloy naman na nagsisikap ang gobyerno probinsyal para makakuha ng investors na tutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Lagpas 70 na blood donors ang matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa isinagawang blood donation program ng LGU Kalibo. Naging matagumpay ang isinagawang blood donation program ng lokal na gobyerno ng Kalibo sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Churis Bautista Sucro na ginanap sa ground floor ng new municipal building Kalibo Aklan. Kaugnay nito, 78 blood donors ang matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa naturang aktividad. Mula sa nasabing numero, ang mga empleyado ng LGU Kalibo na nakapag-donate ng dugo ay 51, habang 27 naman ang mga walk-in o ang mga individual na hindi empleyado ng LGU Kalibo. Katuwang ng LGU Kalibo ang tanggapan ng Philippine Red Cross sa Aklan Chapter. Samantala, ang regular blood donation program ng Kalibo ay isa sa mga proyekto at programa ng tanggapan ni Mayor Sucro na inimplementa ng Municipal Health Office ng Kalibo sa pamumuno ni Dr. Jocelyn Garcia, Municipal Health Officer. Layunin nito na magbigay ng tulong sa mga pasyenteng nangangailangang salinan ng dugo at upang magkaroon ng sapat na supply ng dugo ang probinsya ng Aklan. Eric Gibrianes, Kalibo Cable News. Bilang bahagi ng enhancement program na nagsagawa ng one-day policy refinement activity ang Libakaw Development Cooperative. Madidal sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagsagawa ng one-day policy refinement activity ang Libakaw Development Cooperative bilang bahagi ng kanilang enhancement program para sa policy references ng kooperatiba sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at obligasyon. Ginanap ito sa Function Hall 3rd Floor, LDC Building, Paghation Street, Poblasyon, Libakaw. Ito ay bahagi ng taunang plano sa edukasyon at pagsasanay na ginawa ng Committee on Education, Training and Information Committee na pinamumunuan ni Mr. Ray Z. Urbista at inaprubahan ng Board of Directors. Nilahukan ito ng mga board members, committee officers, management committee, at iba pang empleyado ng kooperatiba. Tinalakay dito ang mga issues sa kani-kanilang mga seksyon at mga mungkahi para sa mga pag-amyenda sa mga kasalukuyang patakaran. Iniharap ng bawat grupo ang kanilang mga output na sasailalim sa pag-aproba ng lupon sa plenary session nito. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6, katuwang ang Local Government Unit ng Bataan at Gobyerno Provincial na Aklan, ang isinagawang kick-off ng Fisher Fox Day Celebration na ginanap sa Bataan Sports Complex. Pinaunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 6, katuwang ang Local Government Unit ng Bataan at Aklan Provincial Government, ang isinagawang kick-off ng Fisher Fox Day Celebration na ginanap sa Bataan Sports Complex. Kaugnay nito, nagkaroon ng libreng medical at dental consultation, haircut, massage, at iba pang mga serbisyo para sa mga residente ng naturang bayan. Iniikayat naman ni Regional Fisher Fox Director Herminio Pinalba ang mga mangingisda na sumali sa alternative livelihood options at legal fishing practices upang maprotektahan ang karagatan at iwasan ang mga illegal, unreported at unregulated fishing. Samantala, pinasalamatan ng B4 ang Armed Forces of the Philippines, Department of Health Region 6, Rural Health Unit ng Bataan, Provincial Health Unit ng Aklan, at sa lahat ng mga volunteers na ginawang matagumpay ang naturang aktividad. Eric Gibrianes, Kalibo Cable News. Iba't ibang mamahalagang paksa ang tinalakay sa isinagawang ikatlong provincial board meeting na ginanap sa Sangguniang Panlalawigan Building. Madidayo sa balitang yan, si Jello Rosales. Isinagawa ang ikatlong provincial board meeting na ginanap sa Sangguniang Panlalawigan Building, Estancia, Kalibo. Ilan lamang sa mga itinalakay ay patungkol sa PCF licensing status, update on UHC, healthcare provider network, animal bite cases, and status of dog vaccination, at patungkol sa mental health cases. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay sila Governor Jose Enrique Miraflores kasama ang Provincial Health Office sa pangungunan ni Dr. Leo M. Ismael.
PNL, PHO1, mga municipal mayors, department heads ng gobyerno probinsyal at iba pang health stakeholders sa Aklan. Nilalayon ng regular na pagpupulong na mapaigting ang pag-monitor pagdating sa iba't ibang sitwasyon ng health system sa Aklan at mga programa na makatutulong sa mga Aklanon. Jelena Rosales, Kalibu Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Rodel Nosarun Jr. mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan. Amo ning atong latest weather update para sa subong nga adlaw, Biyernes, May 31, 2024. Frontal system ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon kag may ginamonitor kita nga tropical depression sa gawa sa aton nga par. Samtang diri naman sa Western Visayas padayon nga maka-experience sa nga magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan, may isolated nga mga pag-ulan panag-uob kag pangilat labi na gid sa hapon kag sa gabihon tungod sining localized thunderstorm. Mahina tubtob sa makasarangan nga hangin sa direksyon nga nabagatnan ng sidlangan ang mangibabaw sa Western Visayas. Kung sa diin magadala ini siya sa nga makanay tubtob sa makasarangan nga mapagbalod sa aton nga kadagatan. Para naman sa forecast range of temperature generally yara sa 26 to 33 degrees Celsius, kag sa atong forecast maximum heat index naman yara sa 42 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon sa alas 6:09 sang hapon, ang mabutlak ini siya alas 5:26 buwas sang kagahon. Kag amo ni aton latest weather update. Para sa mga dugang mga impormasyon, bisitahan lang aton official website sa www.bagongpagasa.doc.gov.ph at pati na sa aton mga social media accounts. Alindiri sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas, DOST. Ako si Rodel Nosarun, madamugit na salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibu Cable News.